isa sa mga nabasa ko ay galing raw tayo sa bituin. Sinulat ito ni Carl Sagan na ang nitrogen sa DNA natin, ang calcium sa ngipin natin, ang iron sa dugo natin, ang carbon sa mga apple pie natin ay ginawa sa loob ng mga nagkikibang bituin. Dagdag pa niya dito sa huli, we are made of star stuff. Ang mga element na ito na bumubuo sa buhay, ang mga nagkalat na abo ng mga bituin, pagkatapos nilang pagdusahan ang isang katakot-takot at pagsabog na kamatayan. Kaya kung iisipin mo, namatay ang mga bituin para ipanganak ka. Pero hindi lahat ng mga element sa periodic table ay nagawa sa core ng isang bituin. Merong ilan na ginawa sa labas nito, sa kalikasan, at ang natitira, well, gawa natin. Intindihin muna natin kung paano naggagawang ilan dito sa loob ng isang core, kung saan kinakailangan natin na pag-aralan din muna ang buhay ng isang bituin. Nagagawa ang mga pinakamagagaan na element, ang hydrogen at helium, nung kumalma ang lahat pagkatapos ng Big Bang. Binubuo ang isang bagong bituin na halos puro hydrogen gas na to na bumagsak sa sarili nitong bigat. Naiipit ang gas sa gitna at pinipuwersa mga atom para banggain ang isa't isa na may grabing lakas. Mas pinapainit ang mga banggaan na ito ang gas at kalaunan ay hindi na nagbabanggaan at tumatalbog na ang mga atom ng hydrogen pero nagsasanib naman para makagawa ng helium. Mas magaan ang isang atom ng helium kesa sa pinagsamang bigat ng dalawang atom ng hydrogen. Ang natitirang laman nito ay nagiging enerhiya kung saan nabibigay ang lakas nito ng E equals mc square ni Einstein. Mahina man ang lakas na ito para sa isang fusion reaction. Pag pinagsama-sama mo ang lahat ng ito, napakalakas ito ng kabuuan. Tinatawag ang proseso na ito ng nuclear fusion. Ang parehas na bagay na nagbibigay sa kina ng mga bituin ay halos kaparehas ng mapanirang hydrogen bomb pero sa isang kontroladong paraan. Kalaunan, nauubusan ang gagamitin ng bituin para patakbuhin ang sariling to. Mawawalan ito ng hydrogen. Pero dahil sa bigat at sobrang init, napapuwersa ngayon ang mga helium atom na magsanib at mabubuo naman ng beryllium. Tapos magsasanib naman ng mga beryllium atom para bumuo naman ng carbon. Tapos oxygen. Patuloy-tuloy hanggang sa mabuo ang iron sa loob ng core. Sa puntong ito, napakalaki na ng bituin. 2 o 3 beses na mas mabigat kesa sa araw. Kaso, hindi na ito kayang labanan ng gravity dahil hindi na pwedeng magsama-sama pa ang mga iron. Kung wala nang magpapatakbo at wala nang init para mas lumubo ito, dito na magsisimulan lumamig at lumiit ang isang bituin. Sa mga huling parte ng buhay nito, pwedeng maging million tons per cubic inch ang pagiging siksik ng isang bituin dahil nakukumpul ang lahat na mabibigat na element sa iisang bilog na nasa 16 kilometer lamang ang radius. Pero dahil sa mas lalo pa nitong pagliit, magigiba ang bituin hanggang sa puntong ito ay magiging walang hanggan ang pagkakasiksik nito. Pero bago ito maging isang black hole, gagawa muna ito ng pagsabog na merong enerhiya na katumbas ng octillion ng mga atomic bomb. 10 na may 27 pang kasunod na zero yan. Ang tawag sa pagsabog ng kamatayan ng isang bituin ay ang supernova. Ito ang pinakamalaking pagsabog na pwede nating makita sa ating kalawakan. Nakakalat lahat ng element sa loob ng core palipad sa mga paligid nito. Dagdag pa dito, sobrang grabe ng init ito na dumadaan ang mga elements sa mga nuclear reaction na hindi posible dati sa loob ng core. Inuulan ang mga element ng mga nawawalang neutron at nakakagawa pa ng mas maraming element. Nagiging ginto ang iron na nagiging lead hanggang sa mabuo ang uranium, ang pinakamabigat na element na pwedeng mabuo sa kalikasan. Dahil sa pagkasira, may mga bagong mabubuo. Dumako naman tayo sa mga element na gawa ng tao. Nabuo ang buong solar system sa katulad ng mga bagay na hinagis ng isang supernova. Pero naisip mo na ba ang dami ng alkabok at mga piraso na nagsasama-sama para buuin hindi lamang ang araw, pero ang 8 pang planeta at iba pang umiikot dito? Tulad ng sinabi ko, hindi lahat ng mga element ay nabuo sa loob o sa labas ng core. Kung uranium ay 92nd element, saan naman galing ang iba pang 27 elements? Kahit na pwedeng mabuo ang plutonium at neptunium sa isang supernova,
sobrang kakaunti lamang ang mga ito. Pwede natural na mabuo ang mga element na ito. Siguro, kayang gumawa ng mga bituin ng mga element na mas mabigat pa kesa sa kaya nating gawin. Pero hindi tumatagal ang mga ito. Pagkatapos lamang ng microsecond, mabilis silang dumadaan sa decay at nagiging mas magaan ng mga element. Kinuha ngayon ng mga tao ang batas ng kalikasan sa sarili nilang mga kamay nung may sapat na silang teknolohiya. Nagawa ang mga element na mas mabigat sa uranium sa simpleng pagpapaulan ng mga napakabilis na neutron papunta sa uranium sa cyclotron. Isang uri ng maliit na particle accelerator na nakakagawa ng mga radioactive na mga isotope. May magaganap na chain reaction na posibleng masangkot ang hanggang sa 17 na mga neutron. Pero pwede ring mangyari ang proseso na ito sa mga natural na nuclear reactor o sa ilalim ng lupa kung saan naman maraming uranium. Manatagpo ang kakarampot na plutonium at neptunium sa planeta natin sa mga lugar kung saan makikita ang uranium, kung saan sila nabuo bilyong taon na ang nakakalipas nung inulan ang mga uranium na mga free neutron. Pero ang fermium na may atomic number na 100 ay ang huling element na pwedeng mabuo gamit ang mga nuclear process na ito. Nakagawa lang ng mas mabibigat pang mga element nung nagkaroon ng mga particle accelerator na mas maganda kesa sa mga cyclotron. Hindi nagawa ng mga bagong element na ito sa pamamagitan ng pagpapaulan sa mga neutron sa mga atom. Ang atom mismo ang ginagamit para banggain ang iba pang atom. Ang Mendelevium na may atomic number na 101 ay nabuo sa paghahalo ng helium na may atomic number na 2 at ang Einsteinium na 99 o ang Nobelium na 102 na pinagsamang neon 10 at uranium 91 o ang pinakahuli ang pang 118 na element, ang organeson, na nabuo sa pagkasanib ng californium at calcium na may mga atomic number na 98 at 20. Ang tanong na hindi pa nasasagot ay kung may hangganan ang paggawa ng mas mabibigat pang mga elemento. Kadalasan, tinatanong ng mga tao kung paano nakapunta ng ganoon kalalim ang mga proton sa nucleus, kung dapat na paghihiwalayin sila ng electromagnetic repulsive force. Sa katotohanan, ito ang pinakamalakas sa apat na fundamental forces na namamahala sa mga paraan ng universe. Ang tawag dito na mukhang hindi masyadong pinag-iisipan ay ang strong force. Siyempre nga naman, di ba? Strong force. Basta yun na yun, strong siya. Pero may hangganan din ang strong force. Siguradong merong pagkakaayos ang mga proton kung saan nagiging sobrang lakas ang kabuuan ng repulsive force sa pagitan ng mga ito para malamangan ang strong force na nagdidikit sa kanila. Sigurado na ang susi para makagawa ng mas bago pang elemento ay kung maiiwasan ng ganitong pagkakaayos. Ito ang hangganan natin kung saan hindi na nakikisama ang mga batas ng physics. Pero mukhang malapit naman na tayo, halos kumpleto naman na ang periodic table natin. Kakaunting mga sekreto na lang ang kailangan nating mabunyag para masagot natin ang lahat ng katanungan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina meron po tayong member content, pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.